What's up, Moto? This is Jack Bragrek at maraming salamat sa pagbalik sa channel ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the red button dyan sa baba at ring mo na rin ng bell para ma-notified ka naman sa mga susunod at bagong video na tulad ito. Pero bago lahat, intro! And today's video, pag-usapan naman natin ngayon ng mga bago at mga lilipa ng mga content creators at ang mga ilan-ilan sa kanila ay nahihirapan makakuha ng legit na subscriber o sabihin na natin tunay na subscriber. Kaya naman nakagawa ko ng ilang tips o ilang ways na proven paano ka makagain ng more subscriber. Oops, teka lang ha. Para sa mga new creators lang to and sa ina rin mga old creators na nahihirapang kumuha ng mga legit na subscriber. Pero kung pro ka na, tara, skip mo to. Stop. Teka, panoorin mo, tapusin mo. Okay. Ano nga ba talaga ang proven ways to gain more YouTube subscribers? Ano pa talaga ang mga pwede at dapat gawin para sa mga channels natin? Number 1, start making videos. Instead of looking for quick hacks, ano-ano ba yung mga quick hacks natin, mga especially sa mga robotic na subscribers, yung mga bumibili ng subscribers. Oops, disclaimer lang ha, hindi ako against sa mga bumibusiness about subscriber, pero itong ways na to is basic at proven way na para makakuha ka o makakuha ka ng totoong subscriber na hindi ka nag-worry sa channel mo. Start making more videos. Sabi nga ni Bill Gates eh, content is a king. And YouTube works that way. Sabi nga nila, the famous formula para sa YouTube content is 1/4 schedule. So, ibig sabihin, gagawa ka ng isa video kada isang linggo and 4 na video kada isang buwan and gawin mo tong consistent. Dapat consistent ka nito. Lagi mo siyang week after week, month after month, and year after year. And kung gusto mo talaga yung hack na tinatawag para makagain ng legit na subscriber o subscriber, ay hard work o pagsikapan mong the best. Ibigay mo lahat ng the best mo sa content mo. Increase that frequency and post multiple times per week. So yun nga, no? Malino yung proven ways, no? How to gain subscriber. Unang-una, gumawa ka ng videos at least 1 video per week. At kung nakuha mo na yung strategy, gawin mo na siyang 2 times per week, 3 times per week, and magiging daily vlogs ka na to grow at mahanap mo na yung tunay na subscriber mo. And number 2, to medyo critical itong marami sa mga content creator na medyo ibang content creator, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang o nagsisimula pa lang dito sa industry na to. Plan and practice your videos. Good evening, ladies and gentlemen. This is Jack Bragrek and today's video, pag-usapan natin kung paano dumami ang mga robots subscribers mo. Plan and practice your videos. Ito marami to. Marami sa mga bago at mga nagsisimula para content creators na hindi pinaplano at hindi pinapractice yung pag-video nila. Marami ako nakikita na mag-videos lang, magbablog lang, like this. What's up mga tol? Welcome to my vlogs. What's up vlogs? Welcome to my guys. Ano pa ba? Pero disclaimer, hindi naman sa magaling o nagmamagaling. But I'm trying na mag-upload ako ng mga quality content para sa mga viewers ko.
dahil and practice your video, yung parang nagpe-prepare na isang propaganda o nagpe-prepare ka ng isang big corporate presentation or before delivering a speech in public. So, gawin mo, plan and practice your video. Sa akin na, sa sariling ways ko, pag ganito gumagawa ko ng mga head talk or sabihin natin nagbablog ako, nag-speech akong speech. Nagsusulat ako ng mga script. Yan, inaaral ko muna yung script bago ko ilabas para hindi ko makalimutan yung mga importanteng detalye. And bago ko i-upload to, pinapractice ko muna ng pinapractice to bago ko i-upload. Kaya minsan hindi ako nakapag-upload nga dahil minsan hindi siya tumatama. I mean, hindi siya nagbabangga sa mga sinasabi ko or hindi siya totally maintindihan. So, practice multiple times before uploading. This is crucial because the more your videos follow a plan and script, the more professional they will look to the viewers. And pag nakita ng mga viewers natin, ng mga subscriber natin, na mukha tayong professional, kahit hindi naman professional sa pag-film natin, dun yung mag-iinteresado sila. So, isasubscribe ka nila, and every upload mo, tsak, sigurado, nandyan sila sa baba nyo. Number 3, make sure your videos are not boring. God! Gago! Ito isa sa mga ugali ng mga bagong content creator o mga aspiring o mga nagsisimula pa lang na content creators na pag nag-upload ng video, eh hindi na talaga pinag-iisipan o hindi na tinitignan. Basta ma-upload lang ako, tanggalin natin sa isip natin yung bahala na yan, sila-sila lang yan, basta gusto ko lang mag-upload. Remember, may goal ka rito sa pag-YouTube na to. Kung passion mo lang to, feed your passion with practice. Ano nga ba pwede natin gawin para maging de-boring ang mga videos natin? Number 1, the first step to pag-create tayo na para ma-amuse yung mga viewers natin at mag-leave ng mga positive impact ay maghanap ka ng mga interesting topic. Siyempre, nagdidepende yan kung anong topic mo. Kung may mga knowledge ka na... Siyempre, dapat meron kang knowledge. Knowledge. What you are talking about. And kung sa tingin nyo, hindi interesting yung topic nyo, find an angle. Tulad nito, find an angle. Or you can inject humors, like mag-joke-joke kayo habang nagdi-discuss kayo ng mga topic nyo, kung anumang klaseng topic nyo. Another tip, use narration and background music. Kung ikaw yung nagta-travel, vloggers, siyempre, nag-film ka ng mga lugar-lugar. Kung ikaw ay travel vloggers o ikaw ay nagtutour, mahilig ka mag-tour, so mag-video ka, video mo yung mga lugar-lugar with narration. Hindi ka ng mga maganda music na tatama ka, tatama dun sa travel vlog mo, and gamit ka na rin ng narration o lagyan mo na rin narration kung nag-i-spot ka dun sa mga place o mga importanteng place na napuntahan mo. Kung hindi ka net, kung nahihiya ka magsalita on cam at nahihirapan ka tumingin on cam, so pwede ka mag-voice over para magkaroon siya ng narration na kung saan ka, kung nasan lugar ka. And syempre, pag maglalagay ka ng music, make sure na yung music natin ay hindi sobrang lakas na habang nagsasalita tayo, natatakpan na yung boses natin. Madalas kasi hindi niya napapansin pag nag-upload kayo ng video at may mga background music kayo na sobrang dami niyo nang sinabi, sobrang dami niyo nang kuda at sobrang importante yung pinagsasabi niyo, pero hindi namin maintindihan dahil sa lakas ng music background nyo. And kaya sinasabi ko tayo, isa rin ako sa mga naging biktima ng ganyan na bahala na gang, na-upload at napakalakas ng audio, ng background audio ko. Kaya hindi maintindihan lahat ng sinasabi ko. So make sure na check natin bago natin i-upload. Yun yung number one. So number one yan, please check your videos bago nyo i-upload. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 10 na practices sa pagbibideo o bago ko i-upload, bago may upload, i-check nyo na maayos. And don't over-edit kasi marami mga viewers na minsan nababored pag super dami ng transition,
na hindi kasi lahat ng transition, hindi lahat ng videos ay ginagamit na transitions. Kaya may mga tutorial tayo dyan sa YouTube. Kung manonood kayo at magtsaga kayo maghanap, may kita nyo kung para saan talaga yung mga transition. Hindi sa lahat ng video ginagamit na transition. So, make it simple lang. Simple lang yung transition mo para hindi naman nagmumukhang magulo yung videos mo. And, syempre, parang ang bored na tignan yan. And last but not least, interact with your audience and make friends. And real talk, marami sa mga di naman sa nila lahat at karamihan din naman sa mga nag-a-upload, especially sa mga premieres, eh, nakikinood din. Nakikinood din sa mga premieres, sa mga shop, sa film niya. Hindi mo ba napapanood yung film mo, kaya nahihibig ka din. Make interaction. Yung makipag-usap tayo dun sa mga tao dun sa may sa premiere natin, or kung busy ka naman at nag-upload ka lang, may mga comment box yan. Siyempre, nag-comment. Try mo silang sagutin yung mga comments. Hindi yung nagsimpleng like and heart ka lang sa mga comments nila. And para dun naman sa mga nagko-comments, please, i-connect nyo naman yung mga comments nyo doon sa mga videos na napapanood nyo, kung napapanood nyo talaga sila. And that's it for today's video. Mga ways to gain more subscribers. Sana may natutunan kayo at sana napakinggan nyo itong mga speech ko dito, mga talk ko dito about nga to gain na subscriber. Sana may apply nyo sa mga videos nyo o sa mga susunod na film nyo. And this is Jack Brekarek. Respeto pagmamahal sa inyo. Paalagi sa lupa habang nakating pataas. Appear! What's up, Moto? This is Jack Ragarek and welcome to my channel. It's my channel. Creative block. So remember, tandaan. Naisipin nyo na itong YouTube platform ito is parang Netflix na hindi kayo magsasubscribe o hindi kayo bibili ng Netflix o... So isipin nyo na lang na yung mga videos nyo parang isa sa mga videos ng Netflix na hindi isasubscribe ng mga subscriber, kung super boring ang mga film.